mga part na nagpe-paid at hindi kapag tinatatuan. Dito pag-uusapan natin ang paided and non-paided area. Unahin natin yung anim na part ng skin natin na hindi agad dumalabo, mga idol. Tandaan natin na nakadepende ito sa pang-araw-araw na pamumuhay natin. Number 1, ribs. Lahat ng tattoo design na nakalagay sa ribs ay may pangmatagalang tingkad. Number 2, torso. Kapag sinabing torso, ito ay buong harapan ng ating katawan kasama ang dibdib at tiyan. Number 3, upper thigh. Lahat ng parte ng ating hita hanggang sa natatakpan ng ating short ay isa sa mga part na hindi basta-basta may lumalabong tato. Number 4, butt. Kasama sa lisang ating puwetan, bagamat bihira palagyan, isa ito sa mga part na tumatagal ng husto ang design. Number 5, back. Lahat ng part sa buong likod ay magandang tatuan dahil lahat ng design na ipapalagay mo dito ay hindi basta lalabo. Number 6, back of neck or behind your ears. Ang leeg sa may bandang likod ng tenga ay hindi basta-basta lumalabo, lalo na kung ikaw ay long hair. Kung mapapansin nyo, mga idol, yung mga tagong part ng ating katawan ay nasa ating listahan na hindi basta lumalabo ang tato. Dahil itong mga part na ito ay hindi exposed sa araw. Sa madaling salita, kung ikaw ay hindi babad at madalas masikatan ng araw, malaki yung chance na hindi lumabo ang iyong tato. Pumunta naman tayo sa mga part na paided or mabilis lumabo ang tato. Number 1, fingers. Hindi advisable tatuan ang mga daliri, mga idol. Isa sa mga reason, bukod sa open area, lagi rin itong nababasa dahil pangunahing ginagamit natin ito. Number 2, hands. Dahil halos kalapit ng daliri natin at sa kaparehong katangian nito, kasama ito sa list na madaling lumabo or mag-fade ang tato. Number 3, palms. Katulad ng daliri, ang palad ay talagang faded area rin. Lagi itong nababasa at pawisin. Number 4, wrists. Katulad ng ating mga kamay, palad at daliri, ang pulso natin ay hindi advisable tatuan dahil may katangian itong laging natutupi, rason para maging faded area siya. Number 5, feet. Lahat ng part ng paa natin ay faded area. Katulad ng naunang fingers, hands, palms at wrists, ito ay laging ginagamit at nababasa, rason para lumabo rin yung mga ipapalagay natin dito. Number 6, crease area, such as your elbow, neck or armpit area. Lahat ng kulubot or lukot na part mula sa siko, tuhod, leeg, kilikili at sa mga area na tupiin ay masasabing faded or lumalabo talaga ang tato. Ito naman ang anim na part ng katawan natin na lumalabo talaga ang tato. Isama pa natin yung iba pang part na exposed sa araw or hindi tago katulad ng braso at binte na nakadepende kung babad ka sa araw. Tandaan na depende ito sa lifestyle natin. Pwede ring maging cause ng paglabo ang mababaw o malalim na pagkakalapat ng tato sa balat mo o maling pag-aalaga mo dito, maging ang maruming procedure at paggamit ng mga peking produkto. Kaya mabuting maging mapanuri at alamin ang mga proper way para magkaroon ng maayos na tato. Ito ang IMR Tattoo Artist, ang magbibigay ng mga bagong kaalaman, trivia sa mundo ng pagpapatato. Lagi nating tandaan, think before you ink. For more videos, like, share, follow, and subscribe.